bawat sa pambulong. So, ito po mga kamangkit na naka-explore ang sitwasyon po ngayon dito sa Tarlac. So, makikita po ninyo yung lakas talaga ng hangin ni Ulysses. Grabe talaga. Yung bubungan po ng aming bahay, wala na pong natira. Nilipad na po lahat ng bagyong Ulysses. So, makikita nyo po yung mga dahon po ng ano, ng mga dahon po at mga sanga po ng mga kahoy. Nyo, ayan, parang buhok lang po ng babae na nagsasayawan. Ayan. Sobrang ano talaga, sobrang lakas talaga po ng hangin. So, yung mga punong kahoy, yung mga punong mangga po na, namin, wala na, nabuwal na. Mga punong saging, wala na rin. So, ngayon, medyo maliwaliwanag na. Mag-6 na po ng umaga. Kaya so, makikita na po natin yung ano, paligid. Hindi po kagaya kanina madaling araw na talagang madilim tapos brown out pa. Mga kulungan ng manok, wala na rin. Sana naman po, hindi naman po sana maano dito sa bahay po na pinutuloyan namin kasi kawawa po yung mga bata dito. Lalo na po, mayroon pa po kaming baby dito. Mga bakat tan, nandama makuha ka pa ito iti agitakot na. May angin tayo iruta, may kuha ang kapay. So, yan po mga kamamsi at mga ka-explore yung aming yero po na lumipad during the bagyo po ng Ulysses. Ayan. Lumipad po yan. At yan po yung mga saging na natumba. So, sobrang lakas po talaga ng hangin ng bagyong Ulysses. Grabe po talaga yung nangyari po sa amin yung that time. At saka yung mga puno po ng mga mangga. Ayan. Bubungan namin. Tanggal po lahat. Nagsisipaglibaran po lahat yan. So, ayan. Naikabit na po ng aking asawa.